Okay. Ayan, live na tayo. Good morning! Good morning po sa lahat ng ating tagapanood. Andito po ako ngayon sa Barangay Makatkatwit, kung saan nagaganap ang caravan ng isa sa mga fertilizer accredited merchant ng Department of Agriculture. Dito yan sa bayan ng Gimba. So itong Barangay Makatkatwit ay mayroong 150 noon na magsasaka na nakapila ngayong umaga. Simula kaninang alas 8 at I think matatapos to. Ang schedule nila ay hanggang mamayang hapon, ano, alas 2, bago tumulak papuntang Partida 1, kung tama ang alala ko, ang Popongs, no? Ang Popongs Agricultural Supply Trading. So, sa likod ko, makikita nyo, ayan, yung may-ari ng Popongs Agricultural Trading, na isa sa mga DA-accredited merchant. At itong sila, Ate Michelle, at yung kanyang kumpanya, ay ang yung kanyang fertilizer agri-supply, ay nagsimula ng magpalit ng fertilizer voucher simula pa nung August 1 din. So kasabay sila ng J. Romano Farm Supply at ng Eugene John Trading. No? At kanina kausap ko si Barangay Captain Carlito Pascua. Sabi niya, malaking ginhawa, no, sa mga magsasaka dito sa kanyang barangay na hindi na sila pupunta sa mismong lugar kung saan dati ipinamamahagi o ipinapalit yung mga fertilizers. Itong Barangay Makatkatwit, yung mga farmers dito, kalakhan ng kanilang mga RSBSA farmers na re-release ng mga abono ay sa Barangay Kabarwan pa napupunta. Merong ilan na nakakapag-release sa Eugene John Trading dito sa Santo Cristo. Pero most of the time ay sa Barangay Kabarwan sila nagpupunta para makuha yung mga abono nila na abono na kapalit ng voucher na ibinigay sa kanila ng Department of Agriculture. Meron tayong question dito. Sino ba to? Ayla Asuncion Viloria. Hello ma'am, saan po ba nangunguha ng voucher? Ayan. At saang barangay po ba kayo, or saan yung barangay na nakalocate yung inyong bukit? No, at yung voucher ninyo ay dapat maibigay sa inyo nung inyong agricultural committee chairman at ng technician kung saan naka-locate o kung nasaan yung inyong bukit. So yun po, sila po yung tatanungin niyo kung meron na kayong voucher, pero syempre kailangan enrolled kayo sa RSBSA at meron kayong natanggap na binhi para sa main crop para ngayong main crop season. Ayan, Barangay San Andres. San Andres. Itong popong sa agri-supply ay galing ng San Andres kahapon. So, most likely po ay wala pa kayong natatanggap na voucher kasi yung mga farmers ng San Andres na meron ng voucher ay nakakuha na kahapon sa Barangay San Andres. Ito yung mga barangay pala na naservan na ng Popongs, no, agri-supply. Nung August 1, nandun sila sa... Saan na ba? Nung August 1, nasa... Ayan, hindi ko makita. August 1, barangay, kung tama ang alala ko, nasa Kasungsong sila, tapos barangay Bagong Baryo, tapos meron pang isang barangay. Tapos nung August 2, ay nasa, ayan, nasa Kamiing sila, sa Cavite at saka sa Gisep. Ayan, doon sila nagpunta para dalhin yung fertilizers doon sa mga barangay na yon. At nung Sabado, August 3, Narvacan 2, Pakak at San Marcelino. Kahapon, August 5, may schedule pa sila sa Santa Ana, San Andres at saka Ayos Lumboy. Ayan. Tas ngayon ay Makatkatwit, tas mamaya ay Partida 1. Wala pa silang schedule bukas, pero kasi bukas, supposedly, ay dapat live na or operational na yung intervention management platform ng Department of Agriculture. Pero itong Popongs ay tuloy-tuloy na magka-caravan. So, pag sinabing caravan, yung mga magsasaka, hindi na sila pupunta kung saan yung tindahan ni Popongs.
which is currently nasa Cavite. So ang mangyayari, sila mismo yung pupunta sa mga barangay na i-schedule sa kanila ng Municipal Agricultural Office. So ayan, sa likod ko makikita nyo yung mga nakapila. Andito na sila kanina, simula alas 8. At ito ah, busy-busy ang entrepreneur, yes, yung may-ari. Isa sa may-ari ng Popong's Agriculture Supply. Kanina nakakwentuhan ko na si Ate Michelle. At sabi niya na nakakatuwa daw na mag-caravan. So, ang saya-saya daw nung mga taga San Marcelino nung Monday ba yun? Ayun, nung Monday nasa San Marcelino sila. At, Monday ba yun? Saturday, ay sorry. Nung Saturday. At tuwang-tuwa daw yung mga magsasaka kasi sa halip na gumastos sila sa gasolina, sa halip na mag-effort pa sila at mag-alaan ng araw at oras para pumila at magpunta rin sa mga location kung saan na magpapalit ng fertilizer voucher, mas convenient para sa kanila ito kasi dito na sila sa mismong barangay nila kukuha ng abono. Ayan. So meron tayong ilang mga magsasaka, isang magsasaka kanina na interview, si Tatay... Nakalimutan ko yung pangalan. Basta Juan yung kanila. Si Tatay Juan de la Cruz. Meron pa siyang apelido, hindi ko matandaan. Si Tatay Juan, nakakuha siya ng halagang 3,400 na vouchers at naipalit niya yon ng dalawang bag ng abono. Isang 1620 at isang bag ng urea. Sabi niya, aabot pa yon sa pang top dress. Pero humiling siya na sana nadagdagan pa no, na mas mataas pa yung voucher na kanilang natanggap. Kasi itong nakuha niya ngayon ay pagkakasyahin na lang daw niya dun sa isa niyang ektaryang bukid. Pero sana meron siyang dalawa pang additional. So apat kasi yung uubusin niya pang top dress sa kanyang tanim ngayong main crop season. Pero ang sabi ng asawa niya, wala na raw silang pambili. Kaya pagkakasyahin niya yung dalawang kaban. Yun. Nakuha na niya, tas I think nakauwi na siya. Tas ito yung mga naghahantay pa. Naghahantay pa ng makakuha ng kanilang voucher. Yan. Habang ito si Ate Michelle, habang nagtatrabaho. Yes. Ayan. Ito, habang nagtatrabaho siya, i-interviewin nga natin ng Berry Light. Good morning, Tay. Magandang umaga po. Ayan. Sige. Ate Michelle, ilang question lang. Sige, habang nagtatanong. Para hindi tayo magtagal. Ang haba na nung pila dito. Nag-break yan. Nag-break. Nag-break syempre. Manual kasi to. So, mas madali bang manual kaysa sa, may automated? Same process. Same process lang. Matagal lang pagka nag-go-off, nagda-down yung system. Mm-hmm. Sa habang nag-aano kayo. Sige. So, siya ay nagre-resibo, tapos andon, katulad nung kay Ma'am Jenny, no? Yung mga magsasaka na kumukuha ng vouchers ngayon, ay nililista yung mga pangalan nila. Tapos i-encode yan, ano? Kaya, may doble din yung trabaho. Ano pa ilalabas yun? Nung personnel. Tapos ngayon, itong caravan na to. Mo, meron pa bang darating? Tanong ni tatay, meron pa rin bang darating? Okay. Yung atlas po na urea. Ay, atlas po ba? Atlas na urea. So, ito. Si Ate Ayla. Tapos na po yung San Andres. Baka second batch po kayo na mabibigyan ng fertilizer voucher kung kayo po ay enrolled sa RSBC. Tapos ito, papakita ko lang habang busy si Ate Michelle. Pakita lang natin yung truck na dumating galing sa kanilang warehouse. Saan po ang warehouse niya, kuya? Cavite rin ba? Sa William Go, saan banda yun? Barangay. Ayun. Ay, doon din. O, galing to ng Barangay St. John. Tapos ito yung mga ibinaba. So sabi ni Ate Michelle, mas mapapadali daw pagka ibinaba yung mga fertilizer. Ito yung mga available niya kabuna. May 1620. Ayan. 1620 Atlas na urea. May triple 14 din na swire. Ayan. So, ito tanongin nga natin si Tatay. Tanongin nga natin si Tatay. Tatay, anong kinuha mong water?
Urea po. Urea. Aabot naman to sa top 3 mo. Well, ma'am, nahuli po kami kasi sa pagtatanim. Bali, basal. Basal na ito. Ah, kailan po kayo nagsimulang magtanim tayo? Noong 26. July 26. So, sakto 10 araw, ano? After ng lipat tanim, basal. Kasya naman po ba ito pang basal mo? Hindi, hindi po. Hindi ka kasya? Ilang daang ektarya ba ang lupa? Ilang ektarya? 90.97 na. Mag-iisang, halos isang ektarya. Ano po ang kinuha nyo? Urea lang. Ha? At saka? Urea lang. Bibili na lang po ng... Bibili ka na... Anong... Bilan ba ang inuubos mo pagkabasal? Lima. Lima! Bali, opo. Tatlong urea sa kabalawang... Triple 14. Ngayon, di syempre, bibili ka pa ng... Kulang pa ng tatlo. Ay, ilan po yung nakuha mo? Sa mahigit isa? Isa lang. Bakit isa lang? May 0.035. Kasi mo yung naka... 1.7. Magkano? Yung naka... Ano sa DA, isang kalahati ektarya lang. Ay, bakit po? Yun lang po. Yun ang naka-enroll? Pero isang ektarya po yung lupa niyo. Ano pangalan ni tatay? Larry Aquino. Pa? Larry Aquino. Anong purok po kayo? Purok Sute. Bakit po kalahating ektarya lang naka-enroll? Naka-ano sa dito. Opo. Pero yung in-enroll nyo, yung buo, ayon lang din. Bakit hindi nyo po in-enroll yung 4,000? Ito lang po yun eh. Bali, sinasaka po yun po. So ano po yun? Parang yung sa inyo po ay kalahati. Okay na po yata. Okay na po yata. Okay na ba ate? Ayan. Sige, sundan natin si tatay. Tatay Larry, interview natin habang busy. So sa kalahating ektarya po, pwede kong ikabit. Tay, sa kalahating ektarya, ilan po ang inuubos nyo? Kasya na yan, hindi pa. Hindi pa rin. Yung kalahating ektarya po, pwedeng ngayon dahil tag-ulan, apat. Apat po pwede na po. Madami din ano? Hindi naman po sumusobra yun? Hindi po, hindi naman po. Yun po talaga yung nilalagay nyo. Pero pag... Pag second crop kasi yon kulang. Kasi ang pataba, pag mainit na panahon, hindi masyadong tumatalab yan. Apo. Kaya, pag tag-ulan na ganito, medyo nakakaminus ka. Apo, mas konti. Yung ulan kasi parang abono na rin po yan. Kaya, so, pagka dayatan, ilan ang ginagastos? Ilan ang inuubos mo? Yung kalahati, bali, lima kalahati, limat kalahati o anin. So, nadadagdagan ng mahigit isa o dalawang ektarya. Ay, dalawang kaban na urea din yun. Nagsisiksin po kayo? Dati, kung minsan, kung kailangan. Kasi dapat paiba-iba rin yung... Minhe? Ano yung pataba? Anong minhe po ang tinanim mo? 402 sa 216 po. No. Magkahiwalay po yun. Yung isa na 4,000 square meters. Yung kalahating ektarya... 402 po. Saka yung... Inbred po yun? Opo, opo. Nakuha nyo po yun sa DA din? Yung binhi nyo? Binigay po sa akin sa DA. Opo. Ano ito? 937, kaya lang hindi ko po itinanim dahil parang kulang. Bumili po ako para... Bumili po kayo? Opo. So yung 937, kailan nyo po itatanim? Second crop na kasi... Opo. Yun po ay hybrid ba yun? Hybrid po. Uh-oh. Mas maganda sa second crop kasi yung... Apo. So ngayon, binili nyo yung abon, ay yung... yung itinanim ba? Apo. So pangbasal. Bakit po kayo na huling magtanim? Ma'am, yung ulan, talaga wala. Talaga yung ulan, hinantay nyo po. Wala po kami pagkukunan ng ulan. Apo. Yung mga waterways, wala naman pong ulaman dahil wala nga pong ulan. Pero pag puno po yung mga waterways na yun, nakakapagsaka po kami ng maaga. Nang mas maaga. Pero ngayon, wala po talagang ulan. Nadalang. Ano-ano ba ang mga disadvantage pagka nahuhuli kang magtanim? Hindi ba dinadaga yun? Hindi po. Pag nahuhuli ka, parang nandun na po yung puting uhay. Yung ang tawag dito yung, hindi ay, po yung ano po ba peste? Hindi. Yung steam borer. Opo, peste. So pag nahuhuli, yun yung pinaka talagang iniingatan yun na huwag mangyari. Kasi pag pag nagtanim ka ng July 10, maganda po yun hanggang July 15. Pero pag lumampas na yun doon,
marami ng steam borer pag ano, kaya yun po ang yung isa sa mga iniiwasan po rin yun na mangyari. So alaga rin talaga sa spray ganun. Opo. Para maiwasan. Opo. Hindi naman po naapektado yung ani ninyo pagka nahuhuli. Apektado po talaga. Talagang kasi bumababa siya. Kasi ang steam borer mayroon din po sa mga nauna, kaya lang bihira ko konti. Pero pag, yung... pag umabot ka na ng July 20, pataas yan, almost 20% talagang steam borer na yan. Ewan ko po ngayon, hindi po natin alam dahil hindi naman tayo Diyos para... Tama po. Pagka po ganon, na nahuhuli, madalas po ba nahuhuli kayong magtanim pagka maincraft? Opo, dahil nasa, anong tawag dito, yung downstream, yung sa dulo po. Yung sa inyo? Opo. Yung bukid po ninyo? Opo. Na nasa Makatkatpit din? Opo. Eh, yung pong, para hindi ka manghuli, yun pong presyo ng palay, pag umaani kayo, inaabutan nyo ba yung magandang presyo? Kung minsan po, yung mga nauna medyo mababa, mayroon namang nauna na mataas. Kasi po, hindi po pare-parehas. Meron din pong nahuhuli na tatama siya sa presyo, pero mas kukunti ang ani. Ilang beses, mas konti yung ani, pero mataas yung presyo, kahit pa paano. Opo. Medyo... Sa experience nyo po, madalas po ba mababa ang presyo pag umaani kayo? Yan po dati. Opo. Ngayon, nung nakarang dayatan, ito pong, second time, okay naman po. Okay. Naging 24 naman po yung presyo ng palay ko, kahit paano. Yung saka, pong ani nyo sa pagpapalay tayo, yan ba ay sumasapat pang kabuhayan mo hanggang sa susunod na tanim? Kung sa bigas po, medyo na ano po. Na itatawid mo. Pero yung sa pambili ng mga gamit sa bahay lahat, yung pang, po. Pangsaka, na itatabi mo pa? Oo, tinatabi na po kahit pa paano. Kasi... nagtratrabaho ako ng extra income para... Opo. Meron pa kayong ibang ano? Opo, product consultant po kasi ako ng mga ano, yung, sa Soyco. Nang? Soyco? Enterprises. Anong kumpanya po yun? Ayun, Soyco nga po. Kumpanya ng? Ng anong... mga pulyar, mga insecticide. So di meron ka ding mga extra. Ginagamit na para extra. Opo. Tapos yun din yung ginagamit mo sa palay. Opo. Ito pa lang si tatay masipag na magsasaka at hindi businessman po. Hindi naman po. Kayo kaya po lang, yung nagsasaka? Opo. Doon sa kalaha, doon sa 9,000 pag, square. Kasi po pag buwan ng May, lumalakad na po ako dyan para magpautang ng mga ano. Tapos pagdating ng June, July, doon na po ako nag-iisti sa bukod para ano. So, marami naman po kayong customer dito? Marami po. Ang sagot po kasi, ang area ko po, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac. Yeah. Soyco. Soyco. S-O-Y-C-O. S-U-Y-O. S-U-Y-C-O. Soyco Enterprises. Opo, opo. Yan po sa Mindanao. Na mga pagdamon po sa full year sa, palayan. Sa tanim. Opo, opo. Hindi lang palay, mga hindi gulay. Ganun gulay. Din. Kasi po, maganda sa akin, lalo na sa parting Tarlac, yung mga kamuti, yung mga root crop po, kaganda. Saka yung mga singkamas. Oh, so ito, aabot pa to sa basal mo. Ngayon, saan ka dati kukuha ng abono? Saan ka nagpapalit? Nagpapalit doon po sa Kabarwan. Dito anong masasabi mo na dito okay ka na po, okay. Okay ito, malaking ginhawa. Medyo maluwag-luwag. Bawas sa krudo, ay opo. Sa... Bawas sa... Gasolina, mapunta gasolina, sa Kabarwan. Sa tapos effort. Sa... sa time. Pagod. Sa time. Bawas, sige, Tay Larry, maraming salamat. Salamat thank you. Kunin ko na, kunin ko na yung mic. Ayan, so ito. Sila. So, yan, nakita nyo naman. Balik tayo kay Ate Michelle. Ano pong inalabas mo pa? Dalawang treatment. Dalawang treatment. Ang voucher niya ay 3,000. Teka, ano yun po si Captain Pasqua? Kapatid ko. Kapatid, kaya kamukha. Buti po kayo, meron na kayo. Si Kapitan, ala pa daw siyang voucher.
to ba? Pagka dalawa? Hindi, ay sobra. 1620 natin tayong sobra. Bali na 8 kilos. Ma'am, wala naman po akong number, ma'am. Ay, apa, saglit. Nakalimutan na sa interview. Ma'am, pwede bang palitan? Wala na daw pong atlas. Swear na. Ayan. Wala na po. Ayun na. Taka lang po. Ay, swear pa. Ayun, same price lang naman po. Ay, sorry. Okay lang. Para... Iba ba presyo pag atlas? Same price lang. 1690. Naubos na ang atlas. Ate, kabitan kita lang. Habang nag-re-resibo ka. Yung pong pagka-caravan, kayo po ang nag-decide? Opo. Kasi last... Oh, sige lang. Para yariin muna naman si Tatay Pilino. Tay, ikaw, anong tapos ka na? Magpa-resibo? Asa yung resibo mo? Tara naman. Kumila ka na kanina. Okay, na po. Ay, wala na akong resibo. Kanina po ako resibo. Ah, ngayon ka palang mapaparesibo. Isang hektarya yung lupa mo? Yes. Ikaw ang nagsasaka? Upo ka na. Ikaw ang nagsasaka ng isang hektarya? Oo. Ikaw mismo? Oo, yung anak ko. Ah, tsaka yung anak mo. Ilan taon ka na, Tay? 82 ka na? 83. Oh, sentaydos ka mo. Maya. Hindi, okay lang, sige. Isang hektarya yung lupa mo, kayong mag-aama ang nagsasaka. Tatlo ka rin. Oo. Tika rito, kasa, dito rin sa makatlapit yung bukid mo. Anong purok ka nakatira? 4. Purok 4 ka din. Ngayon, kailan ka nagpatanim? Tapos na. Tapos na. Pangka, magagamit mo ba yung abono? Wow. Saan mo isasabaw? Aray ko. Oo, pang tapres. Oo. Pang tapres na lang. Oo. Kasya ba? Ano kukunin mong abono? Yung reflection. Ha? Reflection ako si lahat. Ayaw ko yung na. Ayaw mo bakit? Sabi ba? Kaya pang. Ay, nakabot pa ko sa tapres. Kasya naman sa isang hektarya. Kasya? Kasya yung dalawang kaban? Oo. Ah, pagkakasyahin mo. Oh, sige, hindi. Tagaling na nga. Apat dapat. Apat dapat. Anong tanim mo ay? Hybrid yun. Anong, ha? Hybrid. Hybrid? Ah. Oo, oh, okay lang magtanim ng hybrid pag hybrid. Oh, baka naman kamera na hybrid. Ayun ang binigay si Lord, ha? Ayun ang binigay ng DA sa'yo, hybrid. Kaya yun ang tinanim mo. Okay naman, tumubo. Maganda na. Maganda na. So, itong abono mo, isasabog mo na ngayon din. Oo. Ngayong Agosto. Oo. Umabot. Aabot naman. Aabot naman. Oo, okay. Sige. Ano masasabi mo at hindi ka pa na, hindi ka nagpunta ng Kabaruan? Salamat ako. Dito na yung bar. Oo, dito na yung abono. Asan yung mga anak ko? Ba't hindi sila ang kumuha ng abono? Bakit ikaw ang kumukuha? Ikaw ang mas may edad. May trabaho. Ha? Ah, may trabaho sila. Okay. Sige nga, Rod. 82 ka na. Ay, 83 ka na. Ikaw pa rin yung, isa ka pa rin sa nagsasaka. Anong mga ginagawa mo sa bukid? Ulay.
gulay. Pagka sa palayan, nagsasabog ka ba ng abono? Oo. Ha? Talaga ba? Oo. Paano mo binubuhat yung abono? Lumarugan ko mamaya. Ah, silang nagbubuhat pero ikaw pa rin ang nagsasabog. Anong pangalan ni tatay? Mariano de la Cruz. Mariano de la Cruz. Matibay pa. Kaya kaya pumunta ka. Natatawa tuloy si Ate Michelle. Kulang daw yung abono mo. Bibili ka pa. Dalawa pa. Dalawa pa. Alam ko, bibili yung pagkakasin. Dapat tayo. Alam na, bigay mo eh. Ay, kulang ma. Sabi, oh, manawagan ko na sabihin mo. Sabihin mo. Manawagan ka sa DA. Sabihin mo, kulang yung abono. Nakakahiya naman si Norma. Ha? Nakakahiya naman. Nakakahiya? Oh, si Norma. Sige, oh, pila ka na. Para hindi ka. Ayan. Sige, interview nga natin sagot si ate. Ayan. Ate, pagka ganyan ba na nagkaroban kayo, hindi naman apektado yung presyo? Hindi naman po. Oh, same price. Kung ano po yung napag-usapan namin sa meeting, sinusunod pa rin yun namin. Yun na yung sinusunod ninyo. Para, kas, pero mas marami yung tao. Mas marami, marami. Ako na ginagamit. Okay lang din naman kasi kahit pa paano may return of investment. Oo, naman. Meron naman. Pagka may internet sa caravan, hindi ba magiging problema yun? Pagka hindi naman po, kasi dalawa yung ginagamit namin, ano, wifi. May oo, dalawa. Pero may daradala na rin kayong wifi para meron sa internet. Meron na rin po. Para. So, para hindi maging, ma-interrupt po ako. Sige. Nga, buti naisip mo rin na mag-manual. Ano po, actually, nung first day dapat namin, magmamanual kami. Kaya lang nagpasabi yung DA na hindi muna itutuloy, kaya nag-stop kami. Pero nung the second day, nag-decide na kami na ituloy kasi marami nang nag-aano ng mga farmer. Mm-hmm. Mga nakasuyo. Pero yung schedule mo, ano ba yan? Talagang layo-layo din ng mga barangay. Hindi naman kayo nahihirapan sa biyahe. Okay lang naman po. Hinati-hati namin. Dati apat na barangay. Nung natry po namin nung first day na hindi kakayanin dahil malalayo yung tinatravel namin na barangay, ginawa na lang namin na tatlong barangay sa isang araw. Di, paano yun? Natatapos nyo naman yung mga natatapos farmers? Natatapos naman po namin. Tapos willing naman maghintay yung mga farmer kahit gabi kasi andun na rin naman kami sa barangay nila. Oo, sa barangay. Oo, hindi na sila lumalayo. Mm-hmm. Yung nung nag-decide kayo na mag-caravan, paano nyo yung... buti naisip nyo na ganun yung gawin. Parang mas maganda kasi na lalabas kami. At least yung mga farmer, hindi na sila mahihirapan na pumunta pa sa bayan. Kaya parang mas inano namin, nagdagdag lang kami ng mga tao. Pati yung, syempre, yung truck na ginagamit ninyo. Ano yun, isang biyahe lang yung sa isang abono? Sa isang araw namin, nakakaapat na biyahe kami. Sa iba-ibang barangay na? Opo, iba-ibang barangay. Kaya lang, ang medyo nagiging ano lang, yung sa paghihintay, kasi medyo malayo yung kinukuhanan. Kaya doon na ano yung mga tao. Pero okay lang naman sa kanila kasi andun naman na sila. Mainam din yun kasi hindi na ganun ka-inconvenient na bibiyahe pa sila, gagastos pa, tas effort. Yun po yung number one na ano ng mga tao. Hindi na raw sila nag-aarkila ng mga sasakyan para pumunta sa merchant. Sa merchant. No, so bukas, kung operation na yung... Wala na po kaming barangay bukas na ibinigay ang dito. Ay, wala pa kayong schedule. Bali, magpuesto kami sa St. John. Kung sino lang yung mga barangay, kaya kunyari yung sa Kasungsong, may naiwan kami doon na tatlong farmer, pupunta sa St. John. So yung mga hindi nyo na-serve doon sa mga barangay, opo, doon na lang sila. Sila pwede yung pa silang pupunta. Opo. May expiration na ba itong unang dati? Wala pa naman po silang sinasabi. Ayan, sige. Ito na si tatay, magpaparesibo. Ayan, kainom naman. Kailan ang voucher mo? Uy, ang laki, 2 hectares. Ito na yung pinakamalaking. Oo, yan yata namin. Talagang 2 hektarya lang. Okay na. Ayan. Tayo, anong kukunin mo nga ba? Tiple, kaya naka, meron pa yung urea. Meron pa daw. Triple at urea. Oh, yun ang isasabog mo. Ilang, yung bali 2 hektarya yung lupa mo. Lahat yun naka-enroll sa RSPSA. O meron pang iba na hindi pa na bibigyan ng discount pa? Meron din sa Baling. Meron pa sa Bantu. Wala pang voucher yon. Pero sa'yo nakapangalan. Ito ay sa Makatkat dito. Kailan ka nagpatanim? Ayos. Ayos lang na itong Hulyo. So, tapos ka na sa basal. Hahabol pa ba ito sa top dress? Habol. Habol pa. Kasya naman.
Kasha? Kulang pa. Kulang? Akala ko kasha eh. Bali, ilan ang makukuha niya, Ate Michelle? Ano pong kukunin niya? Triple tsaka yoreta. Triple at yoreta. Kaya lang nakapat. Apat? Apat na lang. Ayun, so dalawa-dalawa. Paano mo sinasabog yun? Pinaghahalo mo? Tapos, di, syempre, ano yun, parang sabog lang sa ibabaw. Ano? Para, anong tawag mo dun? Distribute? In English? Oo, hati-hatiin mo. Bibili ka pa? Ilan ang, ilan ang ginagamit mo sa dalawang hektarya? Ate, kulang ng... Pito siguro yung isang hektarya. Pito sa isang hektarya pag tag-ulan. Pero sa ating, second crop nila? 12. Ha? 12 ay isang hektarya. 11? 12. 12, dun sa dalawang hektarya. Hindi, isang hektarya lang. Isang hektarya, 12. Tapos hybrid, ito. Hybrid eh. Oo. Ah, pag-hybrid. Ito, anong binhi ang tinanim mo ngayon? Triple to. Nakuha mo yun sa DA o ikaw ang bumili? Bumili, wala akong nakuha eh. Wala kang nakuha. Pero may nakuha kang ibang binhi. Saan mo itinanim yun? Sa susunod na cropping. Anong binhi ang nakuha mo? Hybrid? Malamang? Ah. Kasi alam po ko dyan. Oo, pagka hindi tumubo, itay sa uli mo. Pwede namang magsauli eh, para mapalitan. Pero sa susunod na cropping mo siya gagamitin kasi hindi ka nagtatanim ng hybrid sa tag-ulan. Marami namang inaani yung hybrid pagdayatan. Marami naman. Okay naman yung ani. Pero mag-assist rin sa abot. Ito naman, 3.2, ito talaga yung tinatanim mo tuwing main crop. Okay naman yung tubig mo, kumusta naman? Ayos naman. Buti hindi ka nahuli ng pagtatanim. Hindi nahuli nga dahil walang ulan eh. Oo, pero meron kang bomba, patubig. Meron. O, di kuryente. Hindi. Bomba, patubig na diesel ang gamit mo rin sa dalawang hektarya. So, dun pitong kaban sa isang hektarya ang gamit mo ngayong panahon. So, marami ka pang bibilin. Meron pa. Oo, marami-rami pa. Magkano ang ginagastos mo kadalasan pagka main crop? Ngayon, halo-halo na yun. Hindi mo alam. Dapat meron ka na. Halo-halo. Halo-halo na. So, triple 14, isang, ay, tas urea, bukod doon, meron ka rin bang iba na, ano, sinasabog? Wala na. Potash, pagka, hindi na rin. So, ito na lang talaga. Sa pag-hybrid lang. Oo, so top dress na lang talaga. Top dress na lang ang kulang. Sa tingin mo, marami ka makinilit. Ayun, wala. Anong nakaraan ba, ilan ang inanim mo? Kunti lang. Kunti? Pero hybrid ang tanim mo? Bakit ay nagkaroon ng problema? Marami din. May sakit? Wala din. Wala naman. Okay naman yung inanim mo. Tapos okay din yung presyo. Sa tingin mo yung presyo ngayon, mga magkano kaya? Sali abuto ng 30. Baka sana abuto. 17. 17? Saan po yun? 17 saan po? Saan po? Tarlac? Mura naman. Ang mura naman? 17 pe? Ano po? Nueva Ecija? Ha? 17? May umaani na pa naman ganito kaaga. Iba 20 ko? Baka naman sa... baka pag tayo na umaani 24. Tayo saan ka kumukuha dati ng abono? Oh, ngayon, dito na. Mas masarap. Mas masarap. Mas malapit. Mas malapit, mas convenient. Si tatay ba, nagre-receive rin ba si ate? Oh, so... Dalawa kami. Mm-hmm. Pagka ganito, Ate Michelle, kada uwi mo, nag-i-encode? O ang encoding nito ay sa 7 pa? Wala pa. Kasi madam... Doon po sa sexy. Ay, naku, naka-live ako. Sorry. May number. Ay, pila yata. Ay, yun lang. Sa dulo po. Pagdating dito. Kailangan din po kayo sa picture. Oo. Wala ka ba ibang pwedeng mag-ano? Walang pwedeng ibang kumuha? Hindi po kami naka-allow sa authorization. Kailangan meron. Ay, hindi. Ay, pag senior. Ang authorization po namin, without me, wala siya sa Nueva Ecija. Or senior pwede. Pwede. PWD pwede. Pwede rin. Pero madalang yun. Okay. Eh, yung pag-check nyo ng ID, doon, nagtatagal ba doon?
Medyo. Oo. Kasi kailangan. Kasi magkakaproblema nga. Pag nagkaproblema sa voucher eh. Wala na. Pero masisingil nyo naman yung madidelay lang. Ano? Oh, babalikan. Oo, babalikan. Babaranggayin ulit siya. Ay, ano yun? Sila, kayo na mismo rin yung pupunta doon? Kami rin po. Ibabalik sa amin lahat ng papers. Ire-retransact. Yun yung tinatawag na retransact. Ibabalik nila sa amin. Tapos, uulitin namin yung proseso. Paano? Kasi kailangan. Yun po yung mahirap sa offline. Oo. Kasi wala kayong chance na i-check kung check. May kaya problema yun. Risky talaga. Risky. Di bale, nakakatulong ka naman sa farmers. Yun talaga yan. Bawas tulungan, sa kanila. Tulungan lang. Oo, tulungan. Kasi bawas sa kanila sa pamasahe at saka sa effort, tapos hindi na nila kailangan. Kasi ang isa sa mga nagiging problema, I think, ay pag hindi sila nag-claim, kasi may iba silang trabaho, di ba? Parang, yun din yung possibility na may possibility matanggal sila sa system ng... Oo. Ay, ganun ba? Pagka, pagka hindi sila nakiklaim lahat ng mga benefits na binibigay. Pagka ganun, kailangan mag-involve sila ulit. Ay, may ganun pala. Bakit ngayon ko lang nalaman? Parang ano siya, kasi kapag kumuha ka, kapag hindi parang, ka nakakuha ng binhe, syempre, ano yung bibigay sa'yo yung pataba? Eh, wala ka namang... Parang voting lang pala yan. Ano? Pag hindi ka nakaboto ng dalawang magkasunod na, ano, may possibility na... Anyway, so yun. Tulungan nga lang talaga. Next, sana mapunta sa'yo yung paso yung chick. Ay, hindi may paso yung chick nga pala. Pero okay na rin kasi malapit-lapit. Ayan, sa mga hindi nakakalam, itong si Ate Michelle ay dati sa paso yung chick siya nagre-release. Ngayon ay nag-decide siyang mag-caravan. Ayan. Sige, anong oras na ba? Magpapaalam na tayo, 11:21 na pala. Ayan, so eto ngayon, hanggang 2 p.m. kayo, Ate. Hanggang 2 p.m., 150 na farmers yung nandito. At yun, maraming mga magsasaka yung thankful na nandito yung nag-caravan ng Popong sa Agri Supply. Ayan. Okay na, hindi. Hindi, plus mo na yung senior. At hindi ko sa kanila. Ayan, so magpapaalam muna ako. Bye-bye everyone. At mamaya, abangan po ninyo sa mga taga-partida uno, nandyan ang Popong Agri Supply para mag-release ng abon. Bye-bye.